Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shopinus.com. Easy, secure, happy shopping! Magandang umaga, Pilipinas! Astronomical data muna tayo. Abangan yung ating moonrise. Ganap yan na pagsapit ng 4:32 ng hapon. Moonset naman natin 3:26 ng umaga. At nabanggit nga natin yung moonrise at moonset. Alam nyo bang ito? Ang tawag sa kasalukuyang buwan na masisilayan mamayang gabi ay waxing gibbous moon. Kapag sinabi nating waxing, nangangahulugan ito na mahigit sa kalahati ng day side ng buwan yung nakatatanggap ng liwanag mula sa araw. Eto pa, dagdag kaalaman, ang terminong waxing naman ay nangangahulugan ng increasing kasabayan ng unti-unting pagdadagdag ng liwanag ng buwan. Ang ganitong phase ng buwan ay nauulit every 29 days. Alamin natin ano kaya ang epekto nito sa ating mga tides. Courtesy of Namria, along Manila Bay, pagsapit ng 8:08 ng umaga, inaasahan natin yung high tide, aabot yan sa 1.18 meters. Atin namang low tide, posible sa 0.11 meters, pagtungtong ng 4:28 ng hapon. At dahil na rin sa mga pag-ulan, silipin natin yung lagay ng mga pangunahing dams dito sa atin sa Luzon. Kabilang sa ating mga binabantayan, yung Magat, Pantabangan at Itong Angat Dam. Sa mga pinakahuling datos nga mula pa rin sa PAGASA, nagkaroon ng pag-akyat dito yan sa level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Malaki po yung itinaas niyan, umabot sa 2.15 meters nitong mga nakalipas na oras. Sa Magat Dam naman sa Isabela, sa kabila ng mga pag-ulan, nakapagtala pa rin ng pagbaba ng level ng tubig. Umabot yan sa 0.1 meters. Sa Pantabangan Dam naman na matatagpuan sa Nueva Ecija, umakyat din ng 0.30 meters nitong mga nakalipas na oras. Dulot yan ng mga pag-ulan na dala pa rin nung habagat. At ngayong halos bumubuti na nga yung panahon, tiyak na marami sa inyo yung sasamantalahin ito para makapaglaba. Pero abiso muna mula sa mga taga Quezon City at Caloocan, ischedule lang mabuti ang inyong laundry dahil nag-abiso itong ng water interruption ang Maynilad. Sa anunsyo, magsisimulang mawawala ng tubig alas 10 ng gabi sa Huwebes hanggang alas 3 ng hapon sa Biyernes. Kabilang sa mga apektuhan ng 17 water interruption itong bahagi ng barangay 167 hanggang 172, 174 hanggang 175, 177 hanggang 178 sa siyudad po yan ng Caloocan. Sa Quezon City naman, mawawalan din ng tubig itong bahagi ng Kaligayahan, Pasong Putik at San Agustin, mga barangay po yan dito sa nabanggit na siyudad. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.